Today, malalaman mo kung paano nga ba maging matured na lalaki, kung paano nga ba maging tunay na lalaki. Hi, I'm JC. Kung gusto mo rin maging maporma at maging confident sa sarili, make sure mag-subscribe ka na. Maraming ways kung paano maging matured na lalaki. And tandaan mo, hindi basehan ng age para maging matured. Kasi may mga kilala ko na sobrang tanda na pero hindi pa din matured mag-isip. But may mga kilala rin ako na bata pa lang pero matured na mag-isip. So, paano nga ba nagiging matured agad? Ang pagiging matured kasi is nakadepende yan sa mga experiences mo sa buhay. And ang isa sa pinakamabilis na way para mas maging matured ka at magkaroon ka na mas maraming experience is dapat magkaroon ka ng mga responsibilities sa buhay. Ang question is, bakit mo nga ba kailangan ng responsibilities? And ano nga ba yung responsibilities? And ano yung magiging effect sa'yo kapag marami kang responsibilities? Unang bagay na dapat mong tandaan is ikaw ang responsible sa buhay mo. Sa lahat ng aspect ng life mo, ikaw ang responsible dyan. Either sa love life mo, sa pamilya mo, sa work mo, or sa studies mo, or kahit anumang bagay yan, ikaw ang responsible dyan. Once kasi na lumalayo ka sa responsibilities mo or tumatakbo ka, dun ka mas tumatagal na maging mature. Kasi kailangan mo ng responsibilities para mas magkaroon ka ng marami experiences. And kapag ka umiiwas ka, syempre umiiwas ka din sa experiences. And yung mga experiences na yan, minsan nandyan yung mga lessons na matututunan mo na makakatulong sa'yo para ma-mold yung mind mo, yung perspective mo sa buhay mag-iba. And yan yung mga bagay na nagiging resulta kung bakit ka nagmamature ka agad. Like mo tong video na to kung gusto mo yung topic na next na bagay na dapat mong tandaan is men are born to carry the load. Kumbaga sa Dota or sa ML or sa basketball, ikaw ang star player, ikaw ang MVP, ikaw ang magbubuhat sa team, ikaw talaga ang aako ng responsibility, lalo na kapag lalaki ka. Kasi tayo mga lalaki, ginawa tayo para mag-solve ng problems, ginawa tayo para protektahan yung mga mahal natin sa buhay o yung mga tao sa paligid natin, ginawa tayo mga lalaki para mag-provide sa family natin at sa mga mahal natin sa buhay. And isa sa mga responsibility natin is syempre na maging safe yung mga taong nasa paligid natin. That's why pansin mo, diba, nung unang panahon kapag may mga gera, pag may mga problema, lalaki ang pinapadala talaga kasi nasa dugo na natin yun, nasa DNA na natin yun na pag lalaki ka, ikaw dapat ang nagsosolve ng problema. Kumbaga warrior ka na ikaw yung papatay sa giant para makuha yung prize and ibibigay mo sa pamilya mo, which is yun talaga ang nature natin. Dahil tandaan mo tol, kapag lumalayo ka sa problema at hindi mo sinosolve yan, hindi ka na nagiging lalaki. Tandaan mo tol, ang totoong lalaki nagsusolve ng problema, nagsusolve ng mga obstacles, lahat yan hindi nilalayuan ng tunay na lalaki. And itong mga obstacles na to, itong mga challenges na to, kapag nasolve mo, dyan ka mas nagiging matured. Gusto mo bang malaman yung mga habits na kailangan mo ng tigilan? If oo, panoorin mo tong video na to. Next na bagay na dapat alam mo is you need to develop yourself to become responsible. Dahil para masolusyonin mo yung mga problema na meron ka, is dapat equip ka. Dapat may mga alam kang bagay and dapat knowledgeable ka or skillful ka sa mga bagay-bagay. That's why importante na nag-i-invest ka dapat sa sarili mo. Kailangan mong i-develop yung skills na meron ka, yung gift na meron ka, kailangan mong i-develop yan, kailangan mo explore yung mundo, dapat marami kang alam, lalo na kung lalaki ka. Dahil kapag marami kang alam, marami kang skills, lahat ng bagay na yan makakatulong sa'yo para ma-solve mo yung mga problema na darating sa'yo. And kapag ka-ready ka and equipped ka, dyan si God nagbibigay ng opportunity sa'yo para maging responsible and para ma-develop mo yung sarili mo. Kaya lahat ng experiences mo, lahat ng bagay na natutunan mo, required yan and part talaga yan para ma-solve mo yung mga problema sa future. Comment yes if mag-i-invest ka na rin sa sarili mo. Next na bagay na dapat alam mo is more responsibilities, more learnings equals maturity. Dahil kapag mas marami kang responsibilities, dito ka mas tumatalino dahil palagi ka nag-iisip kung paano masolve yung mga problema na meron ka. Like, paano ko ba babayaran tong bills na to? Paano ba magiging successful yung business ko na to? Paano ko ba matutulungan yung parents ko? Paano ko ba masosolve tong problema ko sa module ko? And marami pang iba. At kapag nasosolve mo yung mga problema na meron ka, dyan ka nagkakaroon ng wisdom. Ang ibig sabihin ng wisdom, yan yung bagay na natutunan mo
tapos in-apply mo and nagka-resulta ka. Yun ang wisdom. And kapag mas marami kang wisdom or knowledge na alam, dyan ka mas nagiging confident and dyan ka mas nagiging matured kasi alam mo sa sarili mo na equip ka na at marami ka nang nasolve na problema. Kaya kung ano man yung mga problemang darating sa'yo, sisiw na lang. Dahil tandaan mo, ang tunay na lalaki or ang matured na lalaki, kapag may problema, hindi naninisi yan. Hindi yan nagpapanik. Hindi yan umiiyak. Hindi yan sumusuko. At ma-achieve mo lang tong bagay na to kapag marami ka ng responsibility na pinasa at marami ka na rin responsibility or problema na nasolve. Kaya starting today, huwag kang maging allergic sa responsibility. Huwag mong iwasan yung mga bagay-bagay, lalo na yung problema. Kasi yung problema na yan, yan ang susi sa greatness mo. Yan ang mag-i-equip sa'yo para mas maging matured ka na lalaki, para mas maging malupit ka na lalaki. Kasi karamihan talaga ngayon sa mga lalaki is parang ano ni, duwag na. Sobrang dami ngayon ganyan. Kumbaga pag may problema, nananisi, kung kanino isisisi sa government, sa nanay niya, sa tatay niya, or sa kahit sino man, sa klima isisisi, sa bansa isisisi, huwag ka magiging ganun. Kasi ang tunay na matured na lalaki, pag may responsibility, inaako niya.